Ito pong Mr. Chair, ito medyo de Castro para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Alright, yan mga kaibigan, grabe po ito. Senador Rapitol po, sinabi nga niya na itong si Police Major Alan de Castro ay sobrang pagka-guilty. Ayan po mga kaibigan, ano kaya ang basihan ni Senador Rapitol po? Bakit po niya nasabi itong si Police Major Alan de Castro ay sobrang pagka-guilty dito nga sa nangyayari yung pagkawala ng isang beauty queen na si Miss Catherine Camilon? Ayan po ang ating alamin sa ngayon. Pero bago po yan ay welcome back ulit dito sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ako po ay humingi po sa inyo na sana po ay pakilike po ang video na ito kung nagustuhan po ninyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel at pakipalo din po ang ating Facebook page, Rapido TV. Ayan po mga kaibigan. At ito na nga, panoorin po natin itong video na ito kasi parang medyo may kakaiba po dito na nalalaman itong si Senador Rapitol po dito nga sa kaso ni Miss Catherine Camilon. Meron ko mga video naghihitit ng shabu. Ano to? Naghihitit ng shabu. Grabe to, mga kaibigan. Nababalitaan natin 'yan. Karamihan yung mga drug enforcement, in fact, as high as colonel. Huling-huli sa video, nagsashabu. Nako. So dapat meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magda-drug test ka na to, run. Hindi magda-drugs yung tao kasi alam na, he knows better. Hindi siya magda-drugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside. Independent. And then binabantay niya pag ihi niya. Nasusunod ba yung ganun procedure, Colonel? Yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group, yung crime laboratory dati, to conduct drug testing annually. So tama sir yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact sir, our regional director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, also conducted... Okay, nandun na po ako sir, annually. Ang suggestion ko, dapat yes, pag sa drug enforcement unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman eh, na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya mag-leave. After 2 days, clear na yung ihi niya. Or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan? Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa CR, okay, abang umiihi sila. Okay. Di binabantayan talaga yun ng... And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung clean na yung ihi mo. Why not we use hair follicle test? Yep. Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan eh, months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat pa kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab? Aside sa anong available test ninyo for a while. Drug test? Oh. For a while, sir. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Sir, yes. Hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair sir, follicle test? Sir, have you heard of it, sir? May I ask my chemist? Oh, come here on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir. We have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang ititest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions?
tulad nitong Drug Enforcement Unit. Sinong taga hire from hire sa iyo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No. No sir, actually. No. But no. Pero you are aware of that particular technology? Yes sir, I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, Mr. Chair. Nahirapan sila. Sige. Major Rosales, our chemist. Saan, okay. Saan siya? Pakibilis. Meron kayong ganun technology po. Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakaalam ko po, pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko, hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Yeah, alam mo yan? I may present Major, so, Police Major Rosales, our chemist of Forensic Group, sir. RFU4A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joan Rosales, Forensic Chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP Forensic Group ang hair follicle examination, but our good director very gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong pinformulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron kayo available technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. Okay. So, Mr. Chair, we have the technology. Okay. Yes. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganun technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So, that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this kung nandito yung CPNP, nandito sa yung NAPOLCOM. This should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number two, ito pong Mr. Chair, ito medyo de Castro para sa akin, sobrang pagkagilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Mayor De Castro magpa-DNA test kasi meron tatlong hair strands ata doon, several hair strands. And tinurn down niya. Okay, alright yan mga kaibigan. No? So ito pala, no? Ito pala nasilip ni Senador Rapi Tulpo na nasabi po niya na itong si Police Major Aaron Castro ay sobrang guilty dahil nga doon po sa pag DNA test sana ay nag-deny nga po itong si Police Major Aaron Castro at nasilip po ni Senador Rapi Tulpo na guilty o sobrang guilty itong si Police Major Aaron Castro. Para sa akin po mga kaibigan, ano, kung wala ka po talagang tinatago, no, na sangkot sa krimen, no, na nangyayari nito po ang pagkawala ni Miss Catherine Camilon, eh dapat hindi ka po matakot, no, doon po sa DNA. Bakit ka po matatakot kung wala ka pong kinalaman? So kaya ay nasabi po nga ni Senador Rapi Tulpo na sobrang guilty dahil nga
dininay po niya yun pong panawagan po ng PNP na isa lang po siya sa DNA. O di ba, mga kaibigan? Kaya dito po talaga natin makikita ang ito po ay observation ko lang, mga kaibigan, no? Ang isang tao na mayroong kinalaman dito po sa krimen na ito. Dahil nga, sinasabi ko, kung wala po siyang kinalaman sa krimen na ito, eh hindi po siya matatakot dun po sa ginawa po na DNA, di ba, mga kaibigan? So bakit po siya natatakot? So alam na po niya na pag sumalang po siya sa DNA, ay sigurado na may mag-match po dun po sa mga buhok na nakuha, no, mga kaibigan. So talagang i-deny po niya yon at ayaw talaga po niya na mag-DNA, ano? So ngayon po ay ilang mga ginawa na po na pag-dinig sa korte, yung ginawa po na preliminary investigation ay parang tatlo na ata ang nangyayari, no, na preliminary investigation at hindi nga sumisipot, no, kahit isang disis lamang itong si Police Major Alan De Castro. At dito naman po sa Senado na atin pong inaasahan na sana po ay dito haharap na po siya at sasagutin na po niya ang lahat po ng mga katanungan, lalong-lalo na po, no, itong katanungan ng pamilya po ni Catherine Camilon, no, na gusto po na malinawan ang biglaang pangyayari ng kanila pong pamilya o anak, no, na si Miss Catherine Camilon. Pero dito po sa una pong ginawa po na Senate investigation ay hindi pa rin po lumilitaw ito pong si Police Major Alan De Castro at siyempre yung pong kanyang personal driver na si Jeffrey Magpantay. So ayan po, no, mga kaibigan, at talagang mayroon po tayong nasisilip dito, no, na wala na pong iba talaga na gumawa po dito. Yun po ay base sa observation ko po, mga kaibigan, dahil sa sobrang takot po nila na humarap sa korte, humarap dito sa Senado, takot sa DNA. Ayan po, no, mga kaibigan. So marami po tayong nakikita, no, na talagang umiiwas ito pong si Police Major Alan De Castro. So kayo po, mga kaibigan, ano po yung masasabi po dito sa sinasabi ni Senador Rapi Tulpo na sobrang guilty po ito si Police Major Alan De Castro dito nga krimen na ito. So pakikomento lang po sa ating comment section kung ano po ang inyong mga komento po dito, mga kaibigan. Kayo ba ay sang-ayon sa sinabi po ni Senador Rapi Tulpo na sobrang guilty itong si Police Major Alan De Castro, no? So para sa akin po, mga kaibigan, sinasabi ko nga marami po tayong nasisilip dito. Dahil takot na takot po itong si Police Major Alan De Castro kahit nga humarap doon sa preliminary, humarap dito sa Senado at sa DNA. So yun po, mga kaibigan, ang aking pong kuminto po dito sa atin pong tinatalakay sa ngayon. So ayan lang po muna, mga kaibigan, no? At ako po muli ay magpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So see you po sa next video ko at God bless all of us.